Hello mga kaji lovers. So welcome back to my channel. So ang problema nito ay ito, half channel. So napapansin nyo medyo malakas sa kabila dito sa left. Yan, pag dito sa right, yan, napakahina. Yan mga kaji lovers. So napakahina yung right natin dyan. Yung left, okay siya. So, pag nasa gitna naman, hindi mo masyado mahalata. So, titingnan natin ito mamaya kung ano yung nagpapahina dyan sa right. So, ano pang inihintay natin? Let's get started. So mga kaji lovers, so una natin gagawin ay, so lagi kong ginagawa, mag-audio test tayo. So napaka-importante kasi ito, mag-audio test tayo para malaman natin kung saan section tayo mag-aayos. Once na may audio dito sa main amplifier circuit, both left and right, kung parehas malakas, huwag na natin galawin yan. Pwedeng sa tone control o sa input board tayo mag-i-check yan. Pero kung dito pa lang mahina yung kalahati o garalgal yung kalahati o walang tunog yung pag-audio natin, dito naman tayo magpo-focus niyan sa main circuit natin, amplifier. So, yan ang ginagawa natin. So, ito ang gagawin natin pag-audio test. So, para hindi masyadong mabugbog yung speaker natin, so ang ginagawa ko pag-audio test, ito, para medyo mahina lang, hinahawakan ko yung ground o yung heatsink. Kita nyo guys. Kita nyo. Medyo mahina lang yung pagka-audio test natin. So, pag napapakinggan mo siya, both left and right, okay. Malinaw yung audio niya. So, pag yan, pag hindi natin hawakan yung heatsink, yan, medyo malakas siya. So, left and right, okay yung audio niya. So, ibig sabihin, hindi sira itong main amplifier circuit natin. So, next step natin, doon tayo mag-troubleshoot sa tone control o preamp natin. So, yan. Nakikita nyo naman, both left and right, malakas. So, ibig sabihin, wala dito sa main amplifier ang sira. So, wag na natin galawin yan para okay na. So, dyan tayo magpo-proceed sa tone control natin o sa mga yan, dyan sa may preamp board natin. So, dyan naman tayo mag-check. So, ibabalik lang muna natin yung tinanggal natin na input yung galing tone control. So, yan, nakikibit na natin. So, next natin, tanggalin natin itong galing sa AMB na connection papunta dito sa tone control. So, dito tayo naman mag-audio test sa out ng in ng tone control galing dun sa AMB, input ng RCA jack. So, yan. Medyo bubulyuman ko dun sa may volume control para makapag-audio test tayo. So, medyo napapansin nyo, good yung audio natin. Left and right, mayroon siyang audio na pantay. Hindi mahina yung isa, pantay sila. So, hindi nyo lang napapansin masyado kasi hindi ko naman nilakasan yung volume. So, pantay sila. So, wag na natin galawin muna tong tone control or preamp board natin kasi mayroon siyang audio yung kalahati na medyo malakas, pantay sila. So, next step natin, ito na. Ito na yung gagawin natin. So, dahil wala tayo dun makuhang sira, wala sa mainboard, wala din sa tone control, ito yung trick na ituturo ko sa inyo, mga kaji lovers. Trick na napaka-epektibo, simple lang na trick,
o technique na napaka-epektibo. So ito ang gagawin natin mga ka-G-Lovers. Lalagyan natin ng WD-40 yung RCA jack natin. Tapos sundutin natin ng RCA plug. Yan, ganyan-ganyan lang. Kasi mayroon dyan corrosion kadalasan. Kaya humihina yung kalahati o nawawala-wala ang kalahati. Minsan may corrosion dyan. O nagka-carbon-carbon na. So ganyan ginagawa ko mga ka-G-Lovers. Kasi minsan, wala ka talaga mahanap na sira dyan. Kahit magpatis ka pa ng mga ibang parts dyan, hindi mo basta makukuha yan. So, medyo mahihirapan ka nyan. Yung pala, dito lang yung problema niya sa RCA. So, pati na rin to, itong connection natin galing sa RCA natin AMP. So, ang ginagawa ko yan dyan, mga ka-G-Lovers, nilalagyan ko rin ng WD-40. Kasi once na magka-carbon yan, may tendensing hihina o mawawala-wala yung tunog niyan dyan. So, yan ang ginagawa ko. So, yan, nilagyan ko ng WD-40. So, mamaya natin yan aasikasuhin. So, nilinisan ko muna itong board. So, natandaan nyo mga ka-G-Lover. Kasi minsan, good yung main amplifier mo, good rin yung tone control mo o preamp mo, pero hindi mo pa rin makuha-kuha, hindi mo mapatunog na maayos kalahati, o sabihin natin hindi tumutunog yung kalahati o nagwawala-wala yung sound. Yung pala ang sira dyan lang sa may RCA jack, marumi o may carbon o may corrosion tawag natin dyan. So kaya nawawala-wala. So nagkakaproblema yung audio natin. So yan lang yung technique natin na pwede nating i-apply. Yung lagyan natin ng WD-40, linisan, o pwede natin palitan ng RCA jack mismo. So dahil sa pwede naman muna linisan, so trinayin natin muna linisan. So ganito pa yung trick natin yan mga ka-G-Lover. So ito yung connection natin sa EMB. So ang ginagawa ko nyan, hugot balik. So para matanggal yung carbon nya. Dahil feeding, tawag nyan, lumambot na yung mga carbon dyan o corrosion o tinatawag natin ano pa man na rumi dyan sa connection natin. Lumambot na yan ng WD-40. So yan ginagawa ko, tanggal balik. So yan. Yan. So, yan. Pinexin natin. So, yun lang ang trick natin mga ka-G-Lovers. So, sana meron kayong nakuhang technique na naman sa akin. So, once again, kung bago kayo sa akin channel mga ka-G-Lovers, so, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe, impahit ng notification bell para updated ka kung may bago akong upload na video mga ka-G-Lovers. So, ito na. Magkakaalaman na, titestingin natin mga ka-G-Lovers kung okay na ba talaga yun left and right natin. Hopefully. So, yan na mga ka-G-Lovers. I-power on na natin mga ka-G-Lovers. So, ito na. So, nilagyan ko na ng volume mga ka-G-Lovers. So, yan. Napapakinggan mo nyo yung sound. Nasa gitna yung balance natin. So, ilipat natin sa right. Yun! Meron lang siyang sound. Malakas na. Almost the same na yung left and right natin. So, nag-gets nyo mga ka-G-Lovers. So, nakikita nyo naman, medyo the same na yung left and right natin. So, okay na siya. So, ibig sabihin, linis lang pala katapat natin, mga ka-G-Lovers. So, yan, bagong technique na naman yan, mga ka-G-Lovers, na hindi tayo nagpalit ng parts. So, check na din natin tong mga bass, treble, mid. Yan ang problema natin, ka-G-Lovers. Walang pumapasok na bass dito. So sa ibaba meron siya gumagana. Itong sa itaas, sa taas wala. O yan. Dito sa baba meron, binawasan ko na siya.
Napapansin nyo, hindi kumakapit yung base natin. Yan ang ito troubleshoot na naman natin, mga ka-G-Lovers. So yan, napapansin nyo, wala talaga, pati yung treble hindi gumagana, mid, pati yung base. So wala siya, hindi siya kumakapit. So ito na naman yung technique natin, mga ka-G-Lovers. So dahil sa previous video ko, ginawa ko na rin to. So ang gagawin natin, mga ka-G-Lovers, papalit tayo ng mga control. Yun, sa base control natin, sa mid control natin, sa treble control natin. Hopefully, sana gumana na. Kasi once na hindi yan gumana, may tama pa yan na iba. Pwedeng yung preamp IC natin, yung GRC4558. So, next natin mga ka-G-Lover, tanggalin natin yung mga knob ng control natin. Tapos, tanggalin na natin yung mga board nito, yung board natin sa control. So, naka-speed lang to mga ka-G-Lover. Pinas forward ko lang. So, ang ginagamit ko palang pantanggal ng nut ito, 10mm mga ka-G-Lover, galing yan sa ratchet ko. So, napakadaling magtanggal niyan ng nut ng mga control natin. So, tingnan nyo, napakadali lang yan dyan. So, pinas forward natin ulit mga ka-G-Lover. So, kanina okay na yung left and right natin, but parehas na malakas yung sound. So, dito naman tayo nagka-problema. Wala siyang bass, wala siyang mid, at wala siyang treble dito sa taas na parte ng tone control natin. Sa baba, meron siya. Okay siya. So, para makasiguro tayo na dito talaga ang sira, so, uunahin natin yung bass. Tanggalin muna natin yung bass, mga ka-G-Lover. Tapos, palitan natin ng control, mga ka-G-Lover. So, stay tuned lang, mga ka-G-Lover, ha. So, ito yung ginagamit niya, 100K variable resistor, mga ka-G-Lover, o volume control ang tawag natin yan dyan minsan. So, ito na, may bago na tayong pampalit. So, palitan na natin, tapos testingin natin, mga ka-G-Lover. So, once again, so, kung bago kayo sa aking channel, please subscribe and pahit ng notification para updated kayo kung may bago akong in-upload na mga video, na mga kapakapakinabang na mga video. So, yan, kinakabit na natin. So, mamaya, testingin na natin yan. So napapakinggan nyo. So nag-iiba na yung tunog niya. Pumapasok na yung bass niyang konti. Yan, pumapasok na yung bass natin na konti. So hindi pa naman kasi so, yung nasa ibaba natin, hindi natin nilagyan ng bass. Naka-zero yun. So dito sa taas, yan, lumalabas na yung bass. So ibig sabihin, yung mga control talaga ang sira. So next natin, palitan na natin yung sa mid at sa treble natin. Yan, palitan na natin yan ng mga control din. So yan, pakinggan nyo maigi. Lalo na kung nakagamit kayo ng speaker, mas lalo nyo mapapakinggan na pumapasok na talaga yung bass niya. Or actual nyo itong nakikita, pumapasok na yung bass niya. So dito naman, yung mid sa treble, wala pa rin kasi papalitan pa natin yan. So stay tuned lang, papalitan natin yan.
So, mga ka-G-Lover, so, pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo pala yung mga tutorial video natin. So, para ganaganahan tayong lagi mag-upload. So, kahit medyo basic, madali lang, mahirap, gagawin natin para meron kayong reference sa pagtutroubleshoot, mga ka-G-Lover. So, yan. Tulad nito, may madali-dali lang to kasi medyo naraan na natin. Kaya medyo alam na natin to. So, magkakaroon kayo ng mga reference nito pag naka-troubleshoot kayo ng mga ganito rin na problem o ganito rin na unit, same problem. So, may posibilidad ganito rin yung procedure ng pag-aayos natin para mapatunog mo ng maayos. So, kabit na natin yung mga knob niya, mga ka-G-Lover. Tapos, testingin natin. Nakabit na natin pala yung treble at mid. So, medyo antayin lang natin doon sa may faulting. Meron na siyang kalabog para makita talaga natin kung okay na yung base treble mid natin, mga ka-G-Lover. So, ayan na nga mga ka-G-Lover, napapansin nyo, may pagbubago na siya. So, dito naman tayo sa mid yun, mga ka-G-Lover. Kita nyo, bumago na yung tunog niya. Lumabas na yung instrumental at boses. So, dito naman tayo sa treble. Yun, mas lalong okay, mga ka-G-Lover. Lumabas na yung high. Yung high pitch natin, yung treble natin. Lumabas na, makalansing na. So, yan. Pili natin ibalik yung lakas ng bass dito sa baba. Kita nyo, ay nasobrahan natin ng lakas, so bawasan natin ng bass. So yan na, okay na mga ka-G-Lover, good na to. So tuwan-tuwa na yung customer ko nito. So once again mga ka-G-Lover, kung bago kayo sa akin channel, please subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo kung may bago ako nilabas na video. So maraming salamat. Lagi niyong pag-subaybay. Please subscribe, mga ka-G-Lover.